Hindi aasang Pilipinas sa imported na bigas sa pagpasok ng taong 2024 kahit dumating pa ang panahon ng lean months. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture sa hearing na House Committee on Agriculture and Food. Ay kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kayang tumagal ng hanggang 80 araw ang supply ng bigas dahil sa third quarter tumaas ng produksyon ng 0.22% o nasa 3.7 million metric tons. Kung mapasok anya ang imported na rice mula naman sa India, magpapalawig pa hanggang 90 araw o 3 buwan ang supply, sapat para sa harvest season sa Marso hanggang Abril ng susunod na taon. Ibinigda rin ni De Mesa na bumagsak ang rice imports ng bansa sa 2.8 million metric tons kumpara naman sa 3.8 million metric tons na inangkat noong 2022. Sa datos ng DA, nasa 95% na ang na-harvest mula sa rice producing areas, kabilang na dito ang Central Luzon. Samantala, inaasa naman ng DA na sa Desyembre papalo sa 48 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice, habang 41 hanggang 43 pesos ang average kada kilo ng regular milled. Una rito, tiniyak naman ng liderato ng Kamara na patuloy ang pagtulong sa gobyerno para sa monitoring at paglaban sa mga sangkot sa profiteering at price manipulation. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!